Kararating lang namin ng Manila ngayon. Dito pa kami sa airport. Naghihintay pa kami ng mga luggages namin. So, pag makuha na namin yung mga luggages namin, meron isang ang driver ng Radio Veritas Asia will be the one to pick us up. Then, we'll go somewhere siguro, then have our dinner. Then, bukas will be the big day. Sarap ng EDSA. Money EDSA bless. Oh, money ang EDSA. Yes, andito na kami sa Christ the King. Andito kami sa Bahay Maria. And ito yung Red ni Wang Wang, apat. Ba't apat? Isa lang. Ba't ka buhok ko? Sa kabila naman si Julius. Apat. Ito ang room ni Julius. 4 beds. Nandito na tayo sa Camp Aguinaldo. Ready na. All set na for the installation of Bishop Oscar Florencio as the new Bishop of the Military Ordinariate of the Philippines. Ito yung St. Ignatius Cathedral. This is the cathedral of the Bishop of the Military Ordinariate of the Philippines. So, this will be the home of Bishop Oscar Florencio. Dapat naka diri sa ubos. Okay. Tapos pwede nga magkuan na ka, magpositioning na kadaan para dili ka makuan unya. Maapil na ka sa planning sa asa kaibutan kay Basig. Ma-technical ka niya. Now finalizing the details kung saan pa pwesto si Rowena para sa ating Facebook Live. So, I think it's better dito na side. Dito siya na side para medyo hindi siya kita ng mga magsisimba mamaya. And at the same time, malapit lang din siya sa presider's chair. Oh, atong kauban complex no, alang sa mga suking tigpaminaw, si Father Norman. Father Norman, may buntag. May buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa DYRF. Father, kanang kuno kuno kanang lakbiti kuno gamay, skuti gamay, kumusta ang inyong pagpangandam nini makasaysayanon nga may tabo karong hapon kay murag duha ka tuig ra bagid mo ngay obispo no? Tao-tao ginoon ko, Padre. Nainanag yun, mga duha ka tuig nga walay obispo, pero ang Roma, ang Santo Papa, ibutang usa na itong apostolic administrator. Manang bago ganito, kaya dili ganito yung diocesan administrator. Siguro very special ni sa kasing-kasing sa Santo Papa. Santo Papa. Ang kining simbahan din sa nag-alagad sa mga kasundaluhan, mga kapulisan. Eh, dili raman niya sa sundalo. Siya po na yung obispo sa mga kapulisan, sa mga nagtrabaho, mga pare nga to sa mga piniriso, sa BGMP, no? Fire, o sa Philippine Coast Guard, o sa veterans. Ni Alas Dos, ni Midja. Nanan din yung mga pare na din. Kunin na lang din din, gawa ng sulat yan. Ngayon sa holding area ng mga bishops, dito na tayo sa loob at ito yung mga gagamitin na vestments ng mga bishops natin. And ito na yung kanilang magiging holding area dito sa loob. Mamaya, habang naghihintay sila for the installation of Bishop Oscar Florencio. Hospitality nila doon, no? Yes. Nakatulo na takakapis. Ikaw lang, ako isa pa. Kasikuta na yung kapito. Nakatulo eh, na. Unya. Baka mamaya, wala na lang. Siga kayo tagmata. Masiga kayo magmata, unya. Kaya naghahan kami kapi nga na inom. Yung behind the scenes namin, no? Pagsiset up ng broadcast namin later, mga alas 4 ng hapon for the installation of Bishop Oscar Florencio. Thank you.
So certainly the preparation takes longer than the actual celebration. Bago kami mag-actual broadcast mamayang 4 o'clock, we will be testing our equipments kung successful ba yung broadcast namin from Quezon City to Cebu. So, test broadcast namin karon. Si Father Bob, o si Rowena. May buntag ka nimo, Frank, sa mga tanang sukin tagpuminaw sa Radio Fersa. Sa inyong programa, Kasika sa Barangay. Di magkukuha namin ang sa Kuwai Ruiz sa Festival sa Kedisyo sa Kuyula. Di nisulog sa Camp Aguinaldo. Atong kauban si Rowena, si Kirmark. So, tapos na kami mag-install ng mga gamit namin. Pupunta muna kami ngayon sa Christ the King para mag-wash up. Then, we will be back here sa Camp Aguinaldo para dito na kami magla-lunch. Then, labay-labay na og mga balita. Gikan din sa Camp Aguinaldo. Di pa dong, dito sa Sugbo. Si Wangwang, among front seat ka. Si Mike, driver namin from Radio Veritas Asia.